borrowing money in just seconds up to 18,000 max credit limit based on your credit approval. So kung paano to? How to activate and avail one of the services offered by Maya? Magkano ang interest rates, charges, penalties, terms associated kung sakaling hihiram tayo ng 1,000, 2,000, 3,000, and so forth sa ating credit limit. So kung gusto mo yon, samahan mo akong patapusin tong bidyong inihanda ko nang magka-idea ka. So hello, hello everyone, this is your Kuya Wills at welcome back ulit sa ating channel. Kung bago ka lang po sa ating channel, tayo po ay gumagawa ng mga tips, YouTube updates, tutorials, and other useful things na pwede nating mapakinabangan. So kung gusto mo ng mga ganon, considering subscribing my channel. And yes, free lang po yan yung pag-subscribe sa ating channel. So thank you in advance. Disclaimer lang na this video is not sponsored by Maya. Wala tayong connection kay Maya o hindi tayo nagtratrabaho para kay Maya. Gamitin nyo lamang po itong video natin as a guide if gusto nyong mag-avail ng service offered ni Maya. Before anything else, a little background lang kay Maya. Maya is all-in-one money app na merong kombinasyon ng e-wallet at digital banking powered by Maya Bank na kung saan pwede kang mag-spend, mag-transfer, mag-save, magpalago at mag-invest ng pera mo. At syempre, pwede kang humiram ng pera through Maya Credit. So tatanungin ng iba dyan kung legit ba to? Yes, Maya Credit is legit. Maya Credit is powered by Maya Bank Incorporation and Maya Bank Incorporation is regulated under Bangko Sentral ng Pilipinas. So ang topic natin ay hahatiin ko sa apat para mas maliwanag at mas maayos. Okay, number 1, eligibility and requirements para magamit natin si Maya Credit. Number 2, the interest, charges, penalties, and terms for the loan amount. Number 3, example computation pag humiram tayo ng 1,000 to 9,000 kasi yun lang yung credit limit na naibigay sa atin. So yun lang po yung mabibigay nating examples para sa inyo. And number 4, pros and cons using Maya Credit. So dapat alam nyo po yan. So number 1 about eligibility and requirements. Una, dapat 21 years old ka, not older than 65 years old. Pangalawa, dapat may Maya app ka syempre at ginagamit mo ito. Pangatlo, dapat ang account mo ay upgraded. Yung term na ginamit dito ay upgraded. Same lang yan sa verified. Ito yung dapat nakapag-submit ka ng valid ID to verify your account. So kung sa nabanggit natin ay eligible ka naman, next ay paano mag-activate ng Maya account. Una, open mo yung app natin, mag-sign in at hanapin si credit sa Maya app dashboard. Pangalawa, click activate. Pangatlo, review natin ang mga credit details natin at magsiset tayo ng preferred bill date. At pang-apat, review and accept the terms and condition. At pang-lima, mag-enter tayo ng OTP or one-time PIN. So pagkatapos kong mag-activate at gawin ang mga steps na yan, nagkaroon agad ako ng credit limit na 9,000 pesos. Okay, so ang next nating topic ay patungkol sa interest, charges, penalties, and terms sa loan amount kay Maya. So, interest. No interest charges in compliance with the regulation effective interest rate only includes service fee and DST or documentary stamp tax na applicable sa Maya Credit transaction. Bali, ang service fee dito sa Maya app ay as low as 3.99% of the principal amount. Subject ito sa credit evaluation. Exact amount ng service fee ay magre-reflect sa ating Maya app and disclosure statement pag nag-avail po tayo nito. Yung DSN naman or documentary stamp tax ay nagkukos ng 1.50 pesos sa 200 principal amount
multiplied by 30 over 365 or 1 year. Ito ay subject sa applicable laws and regulations. Ang next ay patungkol sa penalty. Pag sinabi nating penalty, si Maya ay may late penalty fee na 0.17% sa unpaid principal amount per day until mabayaran natin yung loan natin as kabuuan. So, next is terms. Ang terms sa Maya Credit ay payable lang siya up to 30 days. So, dito dapat alam mo ang pagkakaiba ng billing cycle mo, statement date mo, at due date mo. So, pag sinabi natin billing cycle, ito ay interval na araw or period from last statement mo sa current statement mo. So, kadalasan 30 days billing cycle tayo. Ang statement date naman, ito ay ang cut-off ng mga transaction na mabibill sa'yo pag nag-loan ka kay Maya Credit. For example, ang pinili mong free for the statement date mo ay every 15 of the month. Kung ngayon ay February 15, 2024, ang ibibill sa'yo ni Maya Credit ay mula sa petsa ng January 16 to February 15, 2024. Sa statement date na to, pwede ka nang magbayad pero hindi ka pa naman required dito. Ang next, ang due date. Ano naman ito? Ang due date naman ay petsa kung kailan mo dapat bayaran ang loan mo kay Maya Credit. May 15 days na ibinibigay si Maya para masettle ang mga balance natin after statement date or billing date natin. So, kung maglo-loan ka kay Maya, ay advice na mag-loan ka early ng billing cycle mo para mahaba-haba ang days bago mo ito bayaran. Next naman ay example computation pag nag-abili ka ng Maya Credit amounting to 1,000 to 9,000. Ito ay example lang dahil hanggang 9,000 lang ang binigay na credit limit sa atin ni Maya Credit. So, para magkaroon ka lang ng idea kung magkano ang babayaran mo pag nag-loan ka kay Maya, ipapakita natin. Actual example, pag nag-loan tayo amounting 1,000 to 9,000. Ipapakita natin dito kung magkano yung magiging end up balance natin pag inavail natin si Maya Credit. Unahin na natin si 1,000. Pag nag-loan tayo ng 1,000 kay Maya Credit, magkakaroon tayo ng service fee na 6.99% na kung saan may 69 pesos tayo at 90 centavos na service fee. Meron din tayong DST na 0.62 computation, makikita nyo na lang sa screen natin. So, magiging total credit amount natin ay 1,070.52 sa 1,000 na niloan natin. Tandaan natin na ang service fee ay nagva-vary din depende sa credit ratings natin or scores natin. Unlike GCash, nakikita natin yung G-score natin. Pero kay PayMaya ay hindi. Internal lang siya. Pag 2,000 naman ang inabil natin, magkakaroon tayo ng 139 pesos and 80 centavos na service fee for 6.99% at 1 peso and 23 centavos para sa documentary document stamp tax. Bali, ang magiging kabuuan pag humiram tayo ng 2,000 ay magiging 2,141.03 centavos. Pag 3,000 naman ang inabil natin, magkakaroon tayo ng 209 pesos and 70 centavos na service fee at 1 peso and 85 centavos na DST. So ang magiging kabuuan na babayaran natin pag nag-abil tayo ng 3,000 Maya Credit ay 3,211.55. Pag 4,000 naman ang inabil natin, magkakaroon tayo ng 279 pesos and
60 cents na service fee at 2 pesos and 47 cents na DST. So ang magiging kabuuan pag nag-loan tayo ng 4,000 ay 4,282 pesos and 7 centavos. Pag 5,000 naman ang inabil natin, magkakaroon tayo ng service fee na 349.50 at DST na 3 pesos and 8 centavos. So ang magiging kabuuan pag nag-loan tayo ng 5,000 ay 5,352.58. Pag nag-loan naman tayo ng 6,000, magkakaroon tayo ng service fee na 419.40 at DST na 3.70. So ang magiging kabuuan ng loan natin pag 6,000 ang inabil natin ay 6,423.10. Pag 7,000 naman ang inabil natin, magkakaroon tayo ng service fee na 489.30 at DST naman na 4.32. So magkakaroon tayo ng kabuuang 7,493.62 pag 7,000 ang inabil natin na loan kay Maya Credit. Pag 8,000 naman, magkakaroon tayo ng service fee na 559.20. May document stamp tax tayo na 4.93. So ang magiging kabuuan na loan natin ay 8,564.13 sa 8,000 na loan amount. At ang next naman ay 9,000. Kung nag-loan tayo ng 9,000, magkakaroon tayo ng service fee na 629.10. Document stamp tax na 5.55. So kung 9,000 ang kinuha natin, magiging 9,634.65. So ulitin natin, yung service fee ay nagvavary sa bawat user, depende sa ratings nila or scores nila sa Maya app. Bali hanggang dyan lang yung maipapakita kong example, kasi hanggang dyan lang yung nabigay sa atin na credit limit. So gawin nyo na lang guide po yan if ever na maglo-loan po kayo kay Maya Credit. Ang pang-apat ay ang pros at cons sa paggamit ng Maya Credit. Sa pros muna tayo. Una, ito ay hassle-free kasi kung kailangan mo, mabilis lang matra-transfer from your Maya Credit to your wallet. So malilipat agad in a seconds. Wala nang ibang dadaanan pa to na process. So kung may Maya card ka, pwede mo rin itong i-withdraw agad sa anumang ATM machine. Pwede mo na din gamitin online sa pagbabayad dahil nasa online wallet mo naman ito. So ang susunod dito ay yung cons sa paggamit ng Maya Credit. So ang cons dito sa Maya Credit, mataas ang rate ni Maya at one time payable lang siya within 30 days plus 15 days palugit for due date. So parang 45 days mo lang siya pwedeng bayaran. Hindi pa kasi available yung monthly para dito sa Maya Credit. So sana nagka-idea kayo sa video natin ngayon patungkol kay Maya Credit. Reminder lang na be responsible borrower. Humiram lang po tayo na kaya nating bayaran para hindi ito maging sakit sa ulo. Again, this is your Kuya Wills. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag mo naman akong kalimutan bigyan ng thumbs up. Hit mo na yung subscribe button pag hindi mo nakaka-subscribe. Hit mo na din yung notif bell para manotif ka pag may nilabas tayong mga video tulad nito. So see you on the next video. Peace out.